Tsaka magandang reminder din yun, Kuya Pao, sa mga Dabrecads natin na sagrado ang kasal. Oo naman. Na walang makakapag-invalidate nun. Mm-hmm. So, in... Ganda yun, no? Mag-aaway tayo. Pero hindi maghihiwalay. Yes. Ganun pagsa- dapat. Pwede rin yan. Mag-aaway tayo, pero walang laitan. Mabuhay ang matagal ng kasal. Matagal. Yes, bossy! May dalawa na anak, eh. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Welcome back, mga Kaldab. Itong video na napapanood ninyo, ito po yung ebidensya at resibo. Pinakita ko na po ito sa aking unang YouTube channel. Ina-update ko lang po rito. Alam nyo, mga Kaldab, ito po yung resibo at ebidensya na gusto nyo pong makita. Ito po ay nahukay pa natin sa baul, mga Kaldab. Pero kung titignan nyo, wala na po ito sa account ni Mr. Richard Polkerson Sr. o si Daddy Bay. Dito, mga Kaldab, napakaraming komento. Paulit-ulit na pong pinost ito sa social media, pero ito po ay biglang naglaho. Dininay din po ito ni Mr. o ni Daddy Bay. Kasi ito po yung panahon, mga Kaldab, na kung saan kamag-anak na nga po ng Polkerson yung pumunta po ng Cebu at sinabi niyang buntis si Main Polkerson. At ito na nga po yung rason na yun. Dito, mga Kaldab, hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung bakit po idininay na to at binura na po itong picture na to o tweet po ito ni Daddy Bay, na wala po ito kahit tignan nyo po sa kanyang account. Yung tipong prinsipe, laglag kaya kita. Napaka, kumbaga, mapapaisip ka kung ano nga po ba talaga yung ibig sabihin niya. Dito po, mga Kaldab, 101% si Baby Teo po ang tinutukoy ni Daddy Bay. Wala pong pinagkaiba sa kanila ni Bossing. Pansinin nyo, mga Kaldab, anak lagi ang pinag-uusapan. Bagong kasal o matagal ng kasal, tapos bata. Hindi po ba? Ngayon, naririnig nyo kay Alden Richards yung salitang kasal. Dito, mga Kaldab, makikita nyo naman po na prinsipe. Well, common sense na lang sa mga taong bulag at bingi po sa katotohanan, na kahit anong pakita ko o anong i-update ko, hindi po naniniwala. Bagamat may ebidensya at resibo na ako na magpapatunay. Hindi po ba? Well, sa mga nagko-komento na madalas sa aking YouTube channel, pabor man o hindi, nagpapasalamat po ako. Real talk yan, masakit man yan. Kumbaga, hindi ko binubura yan. Wala po akong binubura bawat isang komento ninyo, kasi mahalaga yan. Pinag-uusapan yan, binigyan nyo ng time, effort, kumbaga magsusulat. Masakit man o hindi, kasi karapatan nyo po yan . Sinasabi ko po ito sa channel na to dahil pag pumupunta po ako ng Twitter, Instagram, Facebook, binubura po tapos pinapalayas po ako. Di po ba masakit? Yung tipong nagsasabi ka naman ng totoo, nagtatanong ka, kumbaga may mali, itatama mo lang. Yung tanong na hindi maganda, kaya ayusin mo lang. Masama po ba yon? Di po ba, mga Kaldab? Na pwede ka naman magsalita ng hindi ka nakakasakit. Pwede ka naman magsalita ng tanong lang, kung yung mga tanong na talagang may laman. At hindi na paulit-ulit lang, di po ba? O, ang tanong ninto, mga Kaldab, bakit nag-post si Daddy Bay ng ganito? Bakit binura yung post ni Daddy Bay? Mga tanong na GMA Network lang po yung gumagawa. Mga tanong na kinakat po nila. Lalo na po yung kay Arnold Glavio. Yung unang-unang Aldab yun, mga Kaldab. Kaya lang ang dami ng binago sa YouTube. Hindi po lahat napapanood ninyo. Kaya wala po siyang direct . Kumbaga, may part 1, may mga cut, may mga ramdam mo na binago. Hindi po ba? Ano nga po ba yung pagkakaiba ng GMA kay Daddy Bay? Eto po, yung mahilig po silang mag-post about sa kila Mengay at kay Alden Richards, pero binubura po nila.
Marami pong pagkakataon kahit po si Jude Balaboy siguro napakaraming hawak patungkol po kay Daddy Bay Post. Kasi hindi pa po tayo masyadong masigasig sa Twitter noon. Kumbaga, ang alam lang naman po natin eh mag-tweet tapos yung mga account po natin talagang nawala. Real talk yan mga kaldab, yung mga sinave natin sa Twitter, yung mga pinost natin, hindi na natin makita kasi nasuspindi o nawala na nga po, hindi po ba? Masyadong mahigpit po sa Twitter, hindi katulad sa Facebook na pwede kang mag-post. Sa Twitter po talagang, well correct me if I'm wrong, kung may mga Twitter kayong updated pa rin hanggang ngayon. Kasi yung sa akin mga kaldab, eh talagang hindi ko na nabuksan. Hindi ko nga alam kung bakit. Ang pinopost ko lang naman doon eh puro kay Lamaine Fulkerson at Alden Mendoza. Nakakalungkot, hindi po ba? May mga pagkakataon po na ganito. Lalo na po kay Pangol na talagang, well, ang ganda po ng kanyang, well, gumawa naman po siya ng Twitter. Ang ibig ko lang sabihin o pinupunto ko mga kaaldab, eto nga po ang picture. Kayo na po bahala musga. Kayo na po bahala magkomento. Basta ang importante lang mga kaaldab, eh masaya po tayo. Ano man po yung pasakit na gagawin ni Daddy Bay patungkol po kay Alden Richards at kay Maine Fulkerson. Hindi ko alam mga kaaldab, pero malapit at malapit na nga po at ramdam na nga po natin ang tamang panahon. Hindi po ba? Ito lang naman po yung gusto natin i-update, yung mga ganitong bagay. Although sasabihin nyo, Mr. Destiny, matagal na yan eh. Kumbaga nakalipas na yan. Tapos binabalik mo lang. Kumbaga kumukuha ka lang ng mga recycle tapos inuulit mo lang. Well, kung yun po yung sa pananaw ninyo, eh nire-respeto ko po yun at ginagalang. Pero kumbaga ibinabalik ko to para po doon sa video ng una. Sagrado po yung kasal. Hindi po ba? Mag-aaway pero hindi maghihiwalay. At ang sabi ni Bossing, mabuhay ang matagal ng kasal. O matagal ng kasal yan. Hindi po ba? At ang bilis ng sagot ni Alden Richards. Doon pa lang mapapaisip po kayo. Doon pa lang eh parang may sinasabi si Bossing na mahirap intindihin. Parang may hinuhulog siya. Tapos yung kumanta, di po ba, saan tumingin si Paolo, Jose, Wally, kila Alden Richards at kay Maine Mendoza. Para saan? Hindi po ba na ang pag-ibig hindi hinahanap, kusang dumarating. Hindi po ba? Well, komento na lang po kayo. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to.